Kumusta mga kabasketball? This is Flip Trendz Channel. Sino-sino kaya ang magpapaalam na sa PBA at the end of 2020 season? At Coach Team Cone ay may gustong patunayan sa PBA about kay Arvin Tolention. Tara na, pag-usapan natin yan. Pero bago yon, please like this video and don't forget to subscribe. Yun nga mga idol, marami na nga ang mga veteranong PBA player ang inanunsyo na magre-retiro na nga ngayong 2020 season. Nakakalungkot lang isipin mga kabasketball na yung mga iniidolo mo ngayon ay ilang araw, ilang linggo at ilang buwan na lang ang hihintayin ay di mo na makikita at di mo na mapapanood sa PBA. Santos, Asitaw Laba, Cyrus Baguio, PJ Simon, Harvey Curry. Balikan muna natin mga idol ang kanilang mga naiambag sa PBA at sa kanilang mga kanya-kanyang team. Ang 38 years old nga na si Santos ay inanunsyo na na magre-retiro na at the end of Philippine Cup 2020. Sa 16 years nga niya sa PBA ay 16 years din niya na pagserbisyuhan ang kupunan ng Alaska Aces. Oo mga idol, iisang team nga lang ang kanyang napaglaruan sa kanyang PBA career at talagang hindi siya binitawan ng Alaska Aces. 5th overall pick nga siya ng Alaska noong 2004. Isa nga si Santos sa kinakatakutang big man noon. Parang Team Duncan nga ang laruan nito nung prime pa niya dahil sa kanyang mga hook shot play. Isa nga siya sa mga may malaking naiambag sa mga nakamit na championship sa PBA career ng Alaska Aces. Sa kanyang PBA career nga ay mayroon siyang 3 times PBA champion, PBA Finals MVP, 12 times PBA All-Star, 2 times PBA Mythical First Team, 4 times PBA Mythical Second Team, PBA All-Rookie Team at PBA Sportsmanship Award. At ilang beses na rin niyang narepresenta ang ating bansa. Si Asitaw Laba naman mga idol ay ang pinaka-oldest active player na naglalaro ngayon sa PBA. 47 years old na nga siya ngayon. Nakasalukuyang naglalaro sa kupunan ni Coach Yeng Kiao sa NLEX Road Warriors. Last year pa nga niya inanunsyo na magre-retiro na nga daw siya sa 2020 PBA season. Directly hired nga siya ng Mobiline Phone Files noong 1998 na ngayon ay token text katropa na nga. Nakapaglaro na nga din siya sa Coca-Cola, Miralco Bolts, SMB sa ABL at Air 21 na ngayon ay NLEX Road Warriors na. Isa nga din si Asi sa 40 greatest players sa PBA history. Grabe din ang kanyang mga nakuwang achievements sa kanyang PBA career. PBA Champion, PBA Finals MVP, PBA Most Valuable Player, 17 times PBA All-Star, 2 times PBA All-Star Game MVP, 4 times PBA Mythical First Team, 4 times PBA Mythical Second Team, PBA Best Player of the Conference, 3 times PBA All-Defensive Team, PBA Comeback Player of the Year, PBA 5,000 Points Club Member, Member of PBA 2,000 Offensive Rebound Club, PBA's 40 Greatest Players at ABL Most Valuable Player taong 2013. At tulad din ni Santos ay ilang beses na rin niyang narepresenta ang ating bansa. Si Cyrus Baguio naman na ngayon ay teammate nga ni Asitaw Laba sa kupunan ng NLEX Road Warriors ay inanunsyo din na magre-retiro na din at the end of 2020 PBA season. Isa din to sa mga iniidolo ko mga idol mula noon hanggang ngayon. Ang hari nga ng hangtime, Cyrus Skyros Baguio. Round 2, 14th overall pick nga siya ng Red Bull Baraco taong 2003. Nakapaglaro na nga din siya sa Burger King's Hoppers, Barangay Ginebra, Alaska Aces, Phoenix Fuel Master at ngayon nga ay nasa NLEX Road Warriors. At sa kanyang PBA career naman ay mayroon siyang 3 times PBA champion,
PBA Finals MVP, PBA Most Valuable Player, PBA Sportsmanship Award, 11 times PBA All-Star, 2 times Mythical Second Team, at PBA Slam Dunk Champion taong 2004. Si PJ Simon naman, mga idol, ay isa sa mga dahilan kung bakit nanunood ako ng PBA. Idol ko nga ito simula pa ng rookie time pa niya hanggang naging veterano na. Nakilala nga siya sa koponan ng Fear Foods franchise. Round 5 43rd overall pick nga siya ng Santa Lucia noong 2001. At the end of 2020 PBA season ay magre-retiro na nga siya. Isa nga siya sa mga pinakamalaking niambag sa Fear Foods franchise upang makuha ang kauna-unahang Grand Slam noong 2013 to 2014. Kabilang nga siya dati sa Big 3 ng Super Coffee Mixers na pinamumunuan noon ni Coach Tim Cone. Nakapagtala nga din siya sa kanyang PBA career ng 8 times PBA Champion, 8 times PBA All-Star, PBA All-Star Game MVP, PBA Mythical Second Team, PBA Grand Slam Champion, 2 times PBA Mr. Quality Minutes, at PBA 3-Point Shootout Champion noong 2019. Kung ako tatanungin, mga idol, ay tama lang na magretiro na si PJ Simon dahil alam naman natin na kakaunting playing time na lang ang binibigay sa kanya. Tamang magretiro na siya, baka i-trade pa siya sa ibang team gaya ng ginawa ng Fear Foods franchise noon kay James Yap. Si Herbie Curry ng Token Text Katropa ay magre-retiro na din at the end of 2020 PBA season. Alam naman natin na nagkakaedad na itong defensive player ng Token Text. 40 years old na nga itong si Herbie Curry, mga idol. 4th overall pick nga siya ng Token Text noong 2003. Grabe din ang naiambag nito sa Token Text franchise, mga idol. Sa kanyang PBA career nga ay mayroon siyang 7 times PBA Champion, PBA All-Star, PBA Mythical Second Team, at PBA All-Defensive Team. At lahat nga yun, mga idol, ay nakuha niya sa iisang team lang. At punta muna tayo, mga idol, kay Mark Kagiwa ng Barangay Ginebra. Last year pa nga ay inaasahan na ng karamihan na magre-retiro na nga daw ito. Pero matapos yon ay pumirma pa nga ito ng another one season sa Ginebra. Sa mga nagtatanong nga dyan kung kailan magre-retiro itong si Kagiwa, ay ang sabi nga niya hanggat kaya pa daw ng katawan niya ay maglalaro pa daw siya. Pero sa palagay ko, mga idol, sa dami na nga ng achievement na nakuha niya sa kanyang PBA career ay siguro hindi pa siya nagre-retiro dahil siguro baka makahabol pa siya sa Grand Slam na matagal nang hinahangad ng Ginebra franchise. Yun lang sa tingin ko, mga idol, ang posibleng maging dahilan doon ni Kagiwa dahil kung sa championship lang ay sobra-sobra na ang nakamit niya. Sa palagay nyo, mga kabasketball, ano sa tingin nyo ang posibleng dahilan ni Mark Kagiwa bakit hindi pa siya nagre-retiro? Comment nyo na lang mamaya sa baba, mga idol. At last, punta tayo kay Arvin Tolention. May gustong patunayan nga si Coach Tim Cone sa PBA at sa mga Ginebra fan. Ayon nga kay Coach Tim Cone, ay si Arvin Tolention nga daw ay may future sa PBA. Dagdag pa nga niya ay si Arvin daw ang magiging Arwind Santos ng Ginebra. Ano sa palagay niyo, mga idol? Sa bagay ay alam naman natin na kayang magpa-improve ng laruan ng isang player itong si Coach Tim Cone. Aminado ako, mga kabasketball, na malalakas ngayon ang mga rookies ng Barangay Ginebra, lalong-lalo na pag matapos pa ang kontrata ni Kent Salado sa MPBL. Yun lamang sa ngayon, mga kabasketball. Kung may komento kayo about sa video na to, comment nyo na lang sa baba at babasahin natin yan. Pero bago yun, please like this video and don't forget to subscribe. This is Bleep Trendz Channel. Salamat sa panonood!